Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi mano sa mundo ng social media. Tila ito nga ang supalpal sa mga kongrehista, lalong-lalo na isong si Tamba Romualdez dahil Dr. Badoy at Ka Eric. Nakalaya na ng tuluyan. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang personal na interest lamang ang ginawa ng mga kongresista na ito. Akala siguro nila ay maipapakulong nila si Ka Eric at Dr. Lorin Badoy. Ngayon nga ay talagang sampal nga sila sa kahihiyan dahil lumabas ang katotohanan na talagang nagsisinungaling ang mga kongresista na ito na kahit nagsama-sama pa sila ay hindi nga umubra ang balak nila kay Dr. Badoy at kay Ka Eric. Ngayon nga ay nag-aalboroto ang maraming netizen at talagang maraming ang dismayado, lalong-lalo na nga sa ginawa ni Kong Akop na talagang galit na galit kay Dr. Badoy at kay Ka Eric. Ngayon nga ay napatunayan na talagang sila ay inosente. Kaya naman talagang sayang lamang ang binigay na tiwala ng maraming netizen kay Kong Akop at sa mga iba pang kongresista na ito na talagang pahiya nang nakalaya ng tuluyan si Ka Eric. Banat ng maraming netizen na kahit matapalan sila ng pera, kung ang batas ay talagang makatotohanan ay talagang hindi nga pwedeng mabasta-basta ito dahil mismong international lawyer na ay nikialam na talagang sinabi na illegal ang pagkakakulong ni Ka Eric. Kaya naman tuluyan nang silang nakalaya. Wal mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa walang sawang pag-suporta. May nag-text sa akin, isang subscriber ko, na pinalaya na si Doc Badoy at Ka Eric. So, wala man siyang sinabi. Anong basis bakit pinalaya? Kaya ito, nag-open up ako sa aking YouTube. Ito, sabi ko, Brothers Travelers. Hindi magtatagumpay ang kasamaan. Ayan na ho. Yan, according. Ayan na po sila mga kababayan. Diba? Okay sa all right, palakpakan! Tayo. Salamat, Brothers Traveler. Kasama po si na Attorney Rolex, ha? At saka si Attorney Tolentino. Ayan ako. Sa mga bagong pasok ko, tagumpay na naman po tayo mga kababayan sa ating pinaglaban. Mabuhay! Ang SMNI! Na nakikita ko hong ganito na unti-unti na ho nagkakaroon ng mga liwanag. Yes! Nasa atin ang huling halakhak. Actually ho, pagkatapos ko ulit, bago ko mag-live din hanggang matapos ako, isip-isip ako. Yung pagdalaw ni Congressman Akop doon at dinalaw na ni Congressman Tambunting. Okay, so good news po. Ulitin ko ha, may nag-text sa akin na subscriber. Pinalaya na. Ito, una kong napanood na YouTube live stream ni Brothers Traveler Danchan. Lumaya na. Yun na rin ang hinala ko eh. Hindi magtatagal palalayain kasi napakalakas yung public pressure against sa Congress yung pagdetine nila dito sa dalawang tawag sa kanila bagong bayani ng mamamayang Pilipino. Wow! Ang mga presyo, pinakamalakas dyan yung writ of habeas corpus petition na naifile sa Supreme Court. Mapapahiya ang Kongreso tungkol niyan. Paghintay nila, no? Next, yung petition, manifesto ng PMA graduates. Hundreds
And counting more, baka abot pa ng libo-libo ang pipirma dyan eh. Mga karamihan, mga retired generals ang pumirma. Kasi yung husband ni Dr. Badoy, Colonel Partosa, o General Partosa ba, hindi ko alam yung rank niya, member of PME class 1987. Classmate siya ni General Parlade. So, yan. Ano pa? Yung mga mamamahayag, mga batikang journalist, ex-Senator Francisco Kit Tatad, itong si dating Press Secretary and Ambassador Rigoberto Tiglaw, Jay Sonsa, and then mga abogado, international lawyer Arnedo Valera, mga US-based Pinoys. Ang daming. And then Mindanao Tribal Leaders Council of Elders, Dato Joel Unad. And then kahit mga ordinary men in uniform. Bakit kanya? Kasi itong si Kai Eric at Dr. Badoy, sila yung nasa front line sa pakikipaglaban sa propaganda war between the CPP, NPA, and DF. Daman-damayan ng mga sundalo at pulis. Tignan mo yung SMNI. Halos lahat ng probinsya, meron silang mga reporters nagko-cover ng activities ng AFP-PNP tungkol sa NTF-LCAC. Yan yung mga contribution ni Ka Eric, Doc Badoy, SMNI, na hindi nakikita nitong mga kongresista. Tapos, nakakainis pa yung may isang kongresista na nagtanong kay Doc Badoy na bakit atat na atat ka na matalo o matapos na itong local communist armed conflict. Ganon ang tanong ng isang kongresista dahil yung passion ni Dr. Badoy na labanan itong may komunista, grabe eh. Nako, nabasa ko yung post ni Dr. Badoy, nakapagtimpi lang sarili ko, sabi niya, ang isasagot niya na, bakit hindi po tanongin niya sa sarili mo? You are a government official. Di ba ang congressman, part of government, dapat bawat isa na nasa gobyerno tumulong sa pakikipaglaban sa mga kalaban ng bayan. Kongresista, sinisilduhan ng taong bayan. Tapos, tatanungin niya ang isang Doc Badoy, civilian na yun, hindi na connected sa government. Tatanungin niya, bakit gusto mong matapos ang insurgency? Ibig sabihin, yung kongresista na yun, ayaw niyang matapos ang communist insurgency. Ang sarap pa pitikin ng ilong o batukan yung kongresista na yun. So, grabe. So, again, magbunyi po tayo. Ito po ay tagumpay nating lahat. Tagumpay ng mamamayang Pilipino. Itong paglaya ng dalawang bagong bayani. Okay? So, ano ba? Nag-rally din yung ano? Nag-rally yung mga dating NPA cadres, Communist Party members, mga dati. Nag-rally sa harapan ng batasan pambansa. So, it's too much of a public pressure. Kaya yung nagbisita yung Congressman Tampunting, tapos sinabi niya na alam niya na yung sinabi daw ni Ka Eric, yung source. Kalukuhan yun. Although dininay ni Ka Eric nga hindi niya sinabi yung source. Palusot na lang yun. Kasi ang bago itong petition ng writ of habeas corpus, bago itong public pressure na matindi, nagsabi itong mga kongresista na
ang kondisyon para palayain nila si Ka Eric at Doc Bato, isabihin ni Ka Eric yung source niya sa Senado. Ayun, kwento na lang yon, palusot ni Congressman Tambunting na total, binanggit naman lang niya yung source sa akin, edi palayain na natin. Ganon eh, palusot para maiwasan nila yung mapahiya. But to me, I'm sorry, mga kagalang-galang na kongresista, napapahiya kayo. Supalpal ito. I'm sorry. Maalala ko ulit yung sabi ni PRRD na Congress, the most rotten institution in the country. I agree. Basing from my observation. Sa mga paggastos sa pundo, certification lang. Wala nang liquidation. Ano ba yan? Walang resibo. Billions of pesos. Ayaw magpa-audit. Eh di, loko-loko nga. Tapos ito, yung 2024 budget. Buti na lang at mayroong Senator Pumintil na pumapalag. Sa Bicameral Conference Committee, biglang lumubo o nadagdagan ang budget ng Congress, 12.5 billion pesos. Talagang ano, kanila talaga ang pitaka. Kanila, power of the purse. So, ano yan? 12 billion, saan gagastusin? Extraordinary expenses? O travel expenses? Name it. Tapos, walang resibo? Certification lang? Adi, sige. Dahil nasa inyo ang kapangyarihan. But, remember, ito, ang taong bayan nagigising na. Lalo na sa leader nila, Speaker Martin Romualdez, may ambisyon ka pa namang kakandidato sa 2028. Tingnan natin kung hanggang saan yung karisma mo sa mga tao. Kung matatandaan pa ba ng mga tao itong mga pinaggagawa nyo ngayon. Be? Let's not forget, mga kaibigan, by 2025 and 2028, itong pinaggagawa ng mga kongresista na ito, lalo na si Speaker Romualdez na gustong magkandidatong presidente, let's never forget Kai Eric and Doc Bado, yung pag-irip nila 6 days. Congratulations sa paglaya ninyo, Kai Eric and Dr. Badoy. Galang na congressman o ang nakakulong na anchorman? Ah, galing ano? Magandang rhyme. Ako, mas naniniwala ako kay Ka Eric dahil in the first place, nakulong siya dahil doon eh. May malasakit sa kanyang mga sources. Okay? So I don't know. Hindi ko maintindihan si Congressman Tambunting bakit niya nasabi na alam niya ng source. Kaya ang hamon ni Attorney Panilaw, i-reveal mo ang pangalan. Karapatan ng publiko na malaman kung sino yung source na yan at imbestigahan nyo na run after him or her. Sige, anong ginagawa nyo? Kaya lang, meron na bang sinabing pangalan ng kagalang-galang na congressman? I don't know ha, kung hindi ko lang na-monitor. Paki-comment naman kung may nabanggit na ni Congressman Tambunting na name o pangalan ng source. As of na wala. Kaya, Attorney Tambunting, hamon ng taong bayan, pwede ba i-reveal nyo ang pangalan ng source kung totoo na sinabihan kayo ni Ka Eric? Eh kung wala kayong may reveal na pangalan, anong ibig sabihin nun? Ewan ko na lang. Taong bayan na lang ang humusga. Okay, pakinggan natin mga kaibigan ang buong paliwanag o hamon ni Attorney Panelo sa kanyang programa Itawag Mo Kay Panilo sa SMNI. Tinatanggi nung sinasabi niyong nagsabi sa inyo. Ano ba totoo? Di ba? Hindi natin malaman. Kailangan, kasi simple lang yan para malaman mo kung totoo ang sinasabi niya. Tanungin mo, sir, sino yung source? Sino yung sinabi sa inyong source? Kasi kung meron sinabing source,
Oh, you have to go after that source. Hindi. At since nasabi na, i-release nyo na. Kasi the reason why siya ay pinakulong ninyo sa pagkatayo niyang i-reveal yung source, ay na-reveal na pala sa'yo. Ikaw ang chairman ng komite. Then it behooves you to issue an order of release. Kasi nasabi na eh. At obligasyon mo rin na sabihin sa taong bayan kung sino yung source na yon, and you run after him or her. Mm-hmm. Hindi ko naman maintindihan itong mga nagpapatalsik doon sa Ambassador Wang. Mm-hmm. Gusto nilang gawing persona non grata. Eh wala naman itong ginawa na... Kasi pag persona non grata, dapat may mga deklarasyon yung ambassador nila na talagang bumibira sa atin. Mm-hmm. Eh wala naman akong so far, yung pinaka-recent nila, ang palagi naman niyang payag, paulit-ulit din yung mga dati niya nang sinasabi. Mm-hmm. Huh? Eh, kung yan tatanggalin mo, di lalo tayong pinapakita natin na talagang away na tayo. Kasi yan ang ano dyan eh. Pag ayaw mo na yung bansang yon, pinapauwi mo na yung kanilang ambassador. Kaya nga nandyan yan, para meron tayong access, may padala natin sa China. Through the ambassador. Kaya mali naman itong pinaalis nila. Patawag mo at kausapin nyo. Yun. Yun nga, eh, hindi. Yung kahapon nga na payag ni Senate President, pauwi na lang doon sa China. Siguro dahil hindi niya napansin na wala siyang kibo or wala siyang ginagawa tungkol doon. Alam po ninyo, yung ambassador na, they can go beyond the policy what the government has made. Siyempre, kung ano yung direktiba ng gobyerno nila, yun lang ang gagawin niya. Hindi naman presidente yan. Hindi naman, he cannot be doing things against the directives of his government. Eh, ano lang yan? Kumbaga, ahente lang yan, agent ng principal. Sa iba naman pong issue, kahapon naman po Attorney Sal, nagkaroon po ng hearing muli sa mababang kapulungan yung tungkol naman po sa franchise ng SMNI, at doon muli tinalakay yung mga issue na yung iba ay natanong na din dati, yung tungkol sa partnership ng China at saka ng China TV at ng SMNI, na parang gusto nilang busisiin kung meron na bang agreement, in which na sinabi naman din po sa kinatawan ng SMNI na wala pang talagang formal na kasunduan, at yun ay parang verbal pa lang at isinasapinal pa po. Ano po yung, napanood niyo po ba yun kahapon? Ano po yung mga... No, but nabasa ko yung tungkol doon. Mm-hmm. I'm more concerned about that House resolution na isinusulong ng isang kongresista from Davao City, kung saan sinasabi niyang may mga violations and nagbigay siya ng mga tatlong provision na may paglabag ang SMNI. At sinabi niya, pending the investigation, eh kailangan suspindin ang operasyon. Yan po sa tingin natin, mali. Sapagkat, kung may violation, ang unang hakbang dyan, imbestigahan mo. Hindi po pwedeng sususpindin mo operasyon. Kung baga, nag-conclude ka na agad. Kasi, you're alleging violation, then you have to prove na may violation before any sanction can be made. Until such time, hindi po tama yung ipapasarado mo isang network dahil lamang di umano may mga paglabag sa batas. At sinasabi dun sa kanyang mga payag, in connection doon sa dinidinig ngayon, like yung di umanong pag-disseminate ng false information, ang problema dito sa mga kongresista natin, mawalang galang na po sa inyo, ihiwalay ninyo yung network sa mga anchors. Hindi po pwedeng pagkaisa inyo yun, sapagkat iba ho ang entity ng network doon sa mga anchors. Kaya nga ho tayo palaging may disclaimer na tinatawag.
yung mga payag, opinyon ng programang ito ay hindi nangangahulugan o na naglalarawan na ito ang payag at opinyon ng studyong ito o ng network na ito. Ibig ko sabihin, ang mga anchors sa isang network, lahat ng network, eh meron po silang laya na magbigay ng kanilang opinyon, komentaryo sa mga nangyayari sa ating bansa. Subalit, pag sila ay lumabag sa regulasyon ng batas, sapagat hindi naman o absoluto ang karapatang magsalita at magpayag. The freedom of speech and of expression is not absolute. It is subject to libel laws. So pag may problema po kayo sa mga anchors dito at sa iba pang network, sa tingin nyo, mali ang impormasyon na kinakalat nila at sa pamamagitan niya ay nakakasira sa reputasyon at integridad ng tao, abay magdemanda po. I-demanda ninyo ang mga anchors, hindi yung SMNI or ang network, kung ano pang network yan. Wala pong kinalaman sila dyan. Unless, ito yung unless, ang kulatilya, mapuprubahan nyo na may sabwatan. Until such time, hindi po pwedeng i-stop nyo yung operation. Ayan. Sapagat yun ay paglabag sa constitutional due process of law. Due process says, it hears before it condemns. So if you're alleging, accusing this network of violations, then you must give it the chance to defend itself and not to outright suspend the operations of the same, because that would be illegal and unconstitutional. Kaugnay naman po niya, Attorney Sal, napag-usapan din po ng chairman ng committee doon sa House ni Representative Tambunting na nai-reveal na po raw ni Ka Eric sa kanya yung source niya sa isang sa panayam sa kanya sa isang ambush interview. Pero sa sinabi naman din po ni Ka Eric na hindi daw po ito totoo. So ang tanong po dyan, attorney, is ano po ang pwedeng maging consequences kung napatunayan na hindi totoo yung pahayag ni Representative Tambunting, na hindi pala ni-reveal ni Ka Eric sa kanyang source, where in fact sa ambush interview kahapon ng mga taga-media sinabi daw ni Ka Eric sa kanya ang kanyang source. Hindi tanungin umuli si Tambunting. Kay Congressman Tambunting, tanungin ninyo. Tinatanggin nung sinasabi niyong nagsabi sa inyo. Ano ba ang totoo? Di ba? Hindi natin malaman. Kailangan, kasi simple lang yan para malaman mo kung totoo ang sinasabi niya. Tanungin mo, sir, sino yung source? Sino yung sinabi sa inyong source? Kasi kung meron ang sinabing source, you have to go after that source. Hindi. At since nasabi na, i-release nyo na. Kasi the reason why siya ay pinakulong ninyo, sapagkat ayaw niyang i-reveal yung source, ay na-reveal na pala sa'yo. Ikaw ang chairman ng komite. Then it behooves you to issue an order of release. Kasi nasabi na At obligasyon mo rin na sabihin sa taong bayan kung sino yung source na yon, and you run after him or her. Dito nga natin makikita, mga kaibigan, na talagang binanatan din ni Attorney Salvador Panelo ang mga tampalos-los na kongresista na ito dahil nga sa kanilang mga kabalbalan na ginagawa sa bansang Pilipinas ay hindi nga sila nararapat na mamuno sa ating bansa dahil nga sa mga kurakot na sila ay hindi pa nila ginagawa ang kanilang mga trabaho. Kaya naman ngayon ay talagang pahiya sila kay Attorney Salvador Panelo at sa mga ibang mga abogado na talagang tunay ang paglilingkod sa taong bayan. Well, mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.